Hello guys, ngayon may gagawin ako. Mag-check ako ng MOSFET naman. Ito may MOSFET ako dito na IRF460. Bali, dalawa to siya. Isang good at isang faulty. Ngayon, paano ko malaman na good pa to ang MOSFET? Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-check ng ganitong klaseng parts. Ito yung spec ng paa nito. Ang number 1 is gate, tapos drain, tapos source. Ngayon ganito lang guys, pag nag-check at nag-checkan yan, na unahin natin to ang good MOSFET. Ayan, naka-settings na yung digital meter natin. Ilagay mo lang siya sa diode. Tapos, ang negative na test probe nito, ilalagay natin siya sa source. Tapos, yung positive, i-check natin sa drain. Dapat, walang connection to. O wala siyang reading dapat. Ayan, ibig sabihin good to ang MOSFET. Tapos ang gagawin natin, sasupplyan natin to ng voltage ang gate niya, kasi konektado to sa capacitor charge para maging on state siya, on state mode. Subukan natin supplyan ng voltage yung gamit ito, ang gate niya. Tapos ilipat natin sa drain, dapat may connection to, may resistance. Ayan guys, meron siyang 0.5. Ibig sabihin on state siya, gumagana siya. Ngayon ulit na i-discharge ulit natin. Discharge mo lang tong mga paa gamit yung kamay mo. Tapos check natin ulit, open na naman ulit to. Wala na naman siyang connection. Pag nilagay mo ng charge yung gate niya, tapos ibalik mo sa drain, magkaka-connection siya. Ibig sabihin, good to yung ganitong klaseng MOSFET. Good to. Yung MOSFET na to. Yun lang guys, ganito lang yung pag-checkan nito. Drain at saka source lang ang i-check nyo. Tapos i-on state nyo sa supplyan nyo sa gate, tapos ibalik sa drain. Pag may reading, ibig sabihin go dyan. Touch nyo lang to, tapos check ulit, wala na naman siya, open na naman siya. Ibig sabihin gumagana siya, good. Ito naman yung faulty na MOSFET. Pares lang sila nito ng number. Tingnan nyo to. Lagyan natin yung source at saka drain. Dapat open to. Ito may reading siya. Ibig sabihin, shorted siya. Pag nilagay natin siya sa gate, supplyan natin, shorted ulit. Pag binalik, ganun pa rin. Kahit i-discharge natin ang voltage, pa rin, may reading pa rin siya. Ibig sabihin, fault ito yung ganitong MOSFET. Ito yung good. Ito yung good. Wala siyang reading. Ito naman, faulty. Pag sinuplayan natin, tapos magkaka-reading to. Ito naman, shorted na siya. Yun lang guys, yun lang kung paano mag-check ng ganitong MOSFET, IRF460.